Yun mga ka-Jakey Ball TV, may Jakey Balita na naman tayo sa araw na to. Austin Reeves at Hak Himera pinagpipilian kung sino ang bibigyan ng max contract. James napatweet na lang sa toughness ni Reeves. Howard, posible pang papabalikin ang Lakers at Vernon Carey Jr. The Lakers, yan ang ating pag-uusapan. JK Ball TV. Austin Reeves maaaring makakuha ng big contract sa susunod na season dahil sa pinakita niya bawat laban ng Lakers at lalong-lalo na sa pagbuhat niya sa Lakers kahapon para manalo.so kanina nga mga idol ay nakuha ng Lakers ang panalo kontra sa batang-bata na team na Orlando Magic. Sa laruan neto ay naging mainit ang sagupaan ni na former number 1 pick na si Paolo Banchero at si Austin Reeves na siyang bumubuhat kanina sa Lakers sa mga crucial at clutch basket na pinapasok neto sa last minutes ng game. Umiscore nga si ARO Austin Reeves ng career high niya na 35.6 rebounds at 6 na assist na may career high total 18 free throw attempts in one game. At pilit na inaangat ang team ng Lakers para makuha nila ang close win sa score na 111 at 105. D'Angelo Russell na may 18 points, Dennis Schroeder na may 12 points. Sa laban nga nito mga Lodi ay naging maalat si AD sa floor na nag-ambag lamang ng 15 points, 11 rebounds at 4 na blocks sa game. So defensively ay maganda pa rin ang laro ni AD. Sa interview naman kanina ni AD ay pinuri niya si Reeves. Sabi pa nga niya sa interview kanina mga Lodi ay si Austin Reeves daw ang nagbibigay ng energy sa kanilang game team. Komportable nga itong si Davis pag si Reeves ang nagdadala ng bola at ginagawa daw niya ang dapat na gawin upang matulungan ang team na manalo. At ayon din kay Davis ay kahit si Reeves daw ay nasa second unit ay gumagawa daw ito ng big impact sa tuwing binababad ito sa floor at siguradong magiging threat daw siya sa lahat ng team na makakalaban nila. LeBron James naman nga Lodi ay nag-tweet matapos manalo ang Lakers kanina. So halata naman kahapon mga idol na naging masaya si LBJ sa ginagawa ng team niya, lalong-lalo na sa pinakita ni Austin Reeves sa laban kanina. Binuhat lang naman ni Austin Reeves ang team niya para makuha nila ang panalo kontra sa koponan ng Magic na pinangunguha ni Paolo Banchero na gumawa din ng 21 points sa laban. Ang nagustuhan ko lang mga idol kay Austin Reeves ay ayon itong player na ito ay may impact talaga bawat laban ng team. At kahapon pa nga sa interview niya ay sabi niya ay ginagawa niya lang ang paraan para manalo ang team. It's all about winning a game. May sense of urgency daw siya at sabi pa niya hindi daw siya isang MVP caliber na player ngayon at nagpapasalamat siya sa suporta ng mga Lakers Nation. Kung kaya't dapat binabigyan ng Lakers si AR ng big contract sa paparating na summer season, ngunit mga idol ay may problema ito sa salary tax ng Lakers dahil ayon nga sa report ng The Athletic na si Jovan Buha ay susubukan ng Lakers na ibalik sa kanilang lineup si Rui Hachimura sa halaga na $10 million per year para makabuo ng title contention sa susunod na season. So ayun nga sa report ay hindi sasayangin ng Lakers si Rui Hachimura dahil sa trade deadline nga ay binigay ng Lakers ang tatlong first round picks nila kapalit si Rui na nag-a-average ngayong season ng 10.1 points 4.5 rebounds habang nag-showshoot ng 48.1% sa floor. So mahirap na desisyon nga ito mga ka-idol kung sino sa dalawa nila Reeves at Hachimura ang ng Lakers ng malaking kontrata sa darating na free agency ng dalawang player na ito. Comment down below nga idol kung sino ang gusto niyong ma-priority na kunin ng Lakers. Bago tayo magpatuloy mga idol, may bago ako i-endorse sa inyo. Kung wala ka ang sasakyan o balak mong kumuha ng sasakyan na affordable, ito na ang solusyon sa problema mo. May sasakyan kami na pautang, at may discount din kami dito. Depende po kung interesado ka, PM down below at ilagay NYU lang din ang link ng Facebook, NYU o Facebook, para ma-entertain po kita. Sa huling balita na naman tayo mga idol, Lakers may dalawang target na player sa buyout market. Sa ngayon ay kulang Lakers sa big man na pamalit kay Davis ay kay Mumamba kung kaya't maaaring kunin ng Lakers ang dating Washington Wizards player at G-League player na si Vernon Carey Jr. at dating former Lakers na si Dwight Howard. Alam naman nating mga idol ay hindi naging maganda ang season ng Lakers last season at kasama si Howard sa player na yun, ngunit kahit ganoon ang nangyari ay naging efficient at effective naman si Dwight Howard kanila Davis at LeBron. Kamakailan ay naglalaro si Howard sa bansa ng Taiwan sa koponan ng Taoyuan Leopards kung saan ay naging superstar siya doon at nag-a-average ng 23.1 points 15.2 rebounds kung saan ay malalaki pa rin stats ang nagagawa nito sa liga. At sa huling player naman na nagngangalang Vernon Carey Jr. ay kamakailan na naging available sa buyout market dahil siya ay na-waive kamakailan ng Washington Wizards ang dating Duke Blue Devil.
Kung titingnan mo kung ano ang nagawa ni Curry sa NBA, hindi mahirap makita kung bakit siya na-wave ng Washington. Sa tatlong season ng NBA, nakapagpakita lamang si Curry sa 37 laro, na may average na kabuuang 5.1 minuto bawat laro. Walang manlalaro ng NBA ang makakapaglagay ng mga numero sa ganoong kaitwing span, kaya hindi dapat overanalyze ang mga average ni Curry na 1.9 puntos at 1.4 rebounds. Kaya't ano ang ginagawang target ni Curry kung wala siyang nagawang tunay sa antas ng NBA? Ang kanyang mga pagtatanghal sa G League. Napakahusay na naglaro si Curry sa antas ng G League. Ngayong season siya ay nag-average ng 20.7 puntos at 8.3 rebounds bawat laro at nag-shoot ng 36.4 na porsyento mula sa tatlo. Hindi papasok si Curry at lalaruin ang mga minutong gagawin ni Bamba. Ngunit nababagay siya sa kilusa ng kabataan sa Los Angeles at maaaring makinabang ang Lakers sa pamamagitan lamang ng pagdadala sa kanya para sa natitirang bahagi ng taon upang makita kung siya ay isang potensyal na pangmatagalang developmental fit para sa koponan. Yun lang mga idol ang hatid kong balita sa araw na to. Kung di ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na for more updates. Salamat po!